Nagsagawa ng preliminary investigation sa Justice Department kaugnay sa kaso ng pagpatay sa binatilyong si Kian De Los Santos. At mula sa Maynila, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, mismong mga magulang nga ni Kian De Los Santos na si Nasaldi at Lorenza De Los Santos ang humarap dito sa kauna-unahang preliminary investigation kaugnay ng pagkamatay ni Kian De Los Santos noong gabi ng August 16. Nakaharap ng mga magulang ni Kian ang apat na polis kaluokan na silang paunahing respondent o iniahabla dito sa kasong murder at paglabag sa anti-torture law kaugnay nitong pagkamatay kay Kian. Maliban Rafi sa apat na polis kaluokan ay hiniling din ng Public Attorney's Office sa panel of prosecutors ng DOJ na ipatawag ang Internal Affairs Service ng PNP na silang nag-iimbestiga para malaman kung sino pa ang sangkot dito sa anti-drug operation na ito na ikinamatay ng binata. Ang mga respondents naman ay kinakatawan ni Attorney Oliver Yuan at humiling sila na makapagsumite ng kanilang counter-affidavit o kontrasalaysay sa September 25 alas 2 ng hapon. Ito'y pinayagan naman ng panel of prosecutors pero nilinaw nila na hindi na sila bibigyan ng karagdagang pang extension para mag-sumite ng kanilang counter-affidavit at kung hindi, ito ay submitted for resolution na o aalamin na base sa evaluation ng panel of prosecutors kung isasampa sa husgado itong reklamong murder paglabag sa anti-torture law. Pagkatapos rapin itong preliminary investigation ay nagsampa na rin ng kasong double murder at paglabag sa batas kaugnay ng planting of evidence in relation to the Comprehensive Firearms Law at relative to Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act laban naman sa dalawang pulis kaluokan at gayon din sa taxi driver na si Ginong Bagkal. Kaugnay naman ito, Rafi, ng kaso ng pagpatay kay Carl Angelo Arnaiz at kay Rinaldo de Guzman alias Pulot. Rafi, ang Public Attorney's Office kumbinsido na magkaugnay itong pagkamatay ng dalawang batang ito dahil sabay silang nawala at mahalos magkasunod din na natagpo ang patay sa magkabilang lugar. Ang ikinagulat ng marami, Rafi, ay ang pagkakasama nitong taxi driver na si Bagkal sa mga iniahabla ng Public Attorney's Office. Naniniwala kasi sila na hindi nagsasabi ng totoo itong si Bagkal dahil base sa kanyang talaysay na kung alas 3 ng madaling araw di umano noong August 18 ay hinold up siya itong si Carl. Pero base sa kanilang hawak na eyewitness ay 1:30, dakong 1:30 pa lamang na madaling araw ng araw na yon ay napatay na, nakita raw ng kanilang eyewitness na napatay ng dalawang pulis itong si Carl. At dahil dito naniniwala silang posibleng co-conspirator itong si Ginong Bagkal sa kasong ito ng double murder sa pagkamatay ng mga batang sina Carl at Kulot. Ang Prosecutor General ng DOJ, Rafi, sinabing bubuo sila ng 3-member panel of prosecutors dahil napaka high profile daw itong kasong ito at nais din nilang mapabilis ang preliminary investigation log ngayon dito at para maisampa ang mga kaukulang kaso sa husgado sa lalong madaling panahon. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.